Hindi palay kundi ginto ang inaani ngayon sa bukid ng ilang magsasaka sa Paracale, Camarines Norte. Sinamahan ng News 5 ang mga magsasaka sa kanilang paghahanap ng ginto. Yan ang Frontline Special Report ni Shaila Francisco. Alas 6 pa lang ng umaga, gising na si Dennis Barena, 55 anyos na magsasaka dito sa Paracale, Camarines Norte. Pagkatapos mag-almusal, naghanda na siya papunta sa bukid. Kasama ang News 5, naglakad si Mang Dennis na nakayapak mula sa kanilang bahay papunta sa sakahan. Pagdating sa bukid, hindi palay, kundi ginto ang kanilang aanihin. Imbes na may traktora at kalabaw na katulong ang mga magsasaka, dito sa paglalabadero, daig pa nila ang kalabaw dahil sila mismo buong araw nagtatrabaho. Makakuha lang ng kahit katiting na ginto. Pero gano'ng nga ba kahirap ito kumpara sa pagsasaka? Tara, alamin natin. Anim silang lumusong sa putikan. Mano-mano silang naghukay sa gitna ng tirik na araw. Kikita kaya tayo ng malaki-laki naman ngayon. Araw kaya tayo dito ng 350, 400. Kinakamay nila ang bawat lupa para maghanap ng mga butil ng ginto. Pati ako, tumulong na rin. Sa ilalim ng hukay, kanya-kanya kami ng trabaho. May nakatoka sa pagsalat ng lupa at meron ding tagahango. Ang lupang nakuha, ibinababad sa tubig at hinahalo para maihiwalay ang lupa sa buhangin at baka sakaling may makasamang ginto. Kailangan ding sipa-sipain ang lupa para maging pino at para mas bumilis humiwalay. Saka bibistayin o sasalain para mahiwalay ang ginto. Anong ginto naglalaban niya? Pagkatapos, papagpagay na ito sa tinatawag nilang pabirik. Hanggang sa wakas, may kumikinang na kaming nakita. Makalipas yan ng 9 na oras, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Pagkatapos makakuha ng mga butil ng ginto, iniinit ito sa apoy para mabuo. At ito ang kinalabasan. Pagkatapos, ipinatimbang nila ang ginto sa bayan. At ang halaga nito, 3,840 pesos. Paghahati-hatian niya ni Namang Dennis, ketig 548 pesos ang maiuwi ng bawat isa. Pagkatapos ng mahabang araw, naramdaman ni Mang Dennis ang pagod. Kung papipiliin kayo, pagkakabod o pagsasaka? Ay, namiroon po ang magsaka. Eh, sige, pakikwento lang po. Bakit po? Hirap ako ang buhay. Tatapatin ko lang kayo, ma'am. Opo. Hindi po ako nakapag-aaral. Hindi po kayo nakapag? Aral. Opo. Kahit po pangalan ko, hirap ko isulat. Mm-hmm. Tarong po kayo sa mga tao dito. Kaya kung ganito lang, magsasaka lang talaga. Panawagan ni Tatay Dennis kung maibababa lang sana ang presyo ng abono na ngayon nasa 3,000 piso, mas maaga silang makakabalik sa pagsasaka ngayong buwan. Ayon sa Municipal Agriculture ng Paracale, maipapamahaging binhi sa mga magsasaka. Pero aminado silang limitado lang ang maibibigay nila dahil limitado din ang pondo ng Department of Agriculture. Patuloy raw sila naghaharap ng dagdag na tulong sa mga magsasaka. Sa ngayon, pinapayagan naman daw nila ang paghahanap ng ginto sa bukid. Pero paalala ng mga otoridad. Basta siguraduhin lang po na maibalik sa dating forma yung sakahan para nang sa ganun pakinabangan ng mahabang panahon. Pagsasaka. Pag hindi naman apektuhan yung lupa, no? Kasi kung walang chemical naman. Hindi naman, ma'am. Hindi naman siguro, ma'am. Kasi wala naman chemical talaga nilalagay. Tiniyak naman ang mga magsasaka na hindi nila isinasaalang-alang ang kalidad ng lupa sa paghahanap ng ginto. Dahil ibinabalik din nila ito, lalo't dito rin sila mismo magtatanim. Ang tanging hiling daw ni Namang Dennis, tulad ng gintong inaani nila ngayon, sana ay dumating ang araw na maging makinang din ang kanilang kabuhayan bilang magsasaka. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5.